Isa sa nakakagigil dito. Ito oh. Yan, naghamon pa siya. Yan. Sabi niya dito, excited na sa vlog. Sara Duterte dares Bato de la Rosa to climb Mount Apo. Imagine, naghamon ka pa, nag-dare ka pa dito kay Bato de la Rosa na wala ding, ano, di ba? Pagmamahal sa ating bayan na umakyat dito sa Mount Apo na ito, samantalang yung problema na kinakaharap natin ngayon, ang tatahimik nyo. See? Anong kabubuhan yan? Sorry, it's DJ. So, hello guys, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga lang ho, no, syempre, dito pa din tayo sa usaping banggaan ho ng Chinese Coast Guard dito ho sa ating AFP, sa mga Philippine Boat Resupply Mission. So, ito pa rin ho yung ating pag-uusapan ngayon. At nagtataka lang po ako, di ba kasi sa part na si Harry Roque nagsalita. Si Robin Padilla nagsalita sa kanyang live. Hindi ko napanood pero nag-live siya. Pero alam ko naman yung topic niya doon is about dito sa West Philippine Sea. So later on, papanood din natin yan. So ngayon, kasi napapansin ko lang guys simula pa noon nung pumutok yung issue sa usaping West Philippine Sea, ang ating VP Inday parang play safe, tahimik. Ewan ko lang ha kung ako yung nakakapansin, kung ako lang ba, or kahit kayo, napapansin nyo, di ba? Hindi ko alam, pero bakit tahimik ho ang ating Vice President Sara Duterte dito sa usaping ito? Si Pangulong PBBM, nagpapulong na, nagpa-meeting na sa mga possible actions, sa mga gagawin ng ating mga Armed Forces of the Philippines, ng ating mga PCG, di ba, magigiting na PCG, doon sa Ayungin Shoal. So, nagpulong-pulong na sila. So, ngayon, ako naman, syempre, di ba, nakikita ko yung hardship, yung teamwork ng ating Pangulo para maresolba itong problemang to. So, nagtataka lang ako guys sa part na bakit yung ating Vice Presidente hindi tumutulong. Diba? Imagine, you are the second highest position, diba, na elected official sa bansang Pilipinas. And yet, diba, na dapat you supposed to help our president. But then, hindi kita nakikitaan ng kahit konting sincerity man lang na ikaw may malasakit sa ating bayan, may pagmamahal sa bansang Pilipinas. Kasi guys, imagine, yung US, kinundi na ang ginawa nitong mga Chinese. Ang Canada, ganun din. Ang Netherlands, ganun din. Yung European Union, sorry guys, nabubulol na ako. Kinundi na ho yung ginawang kasamaan, di ba, ng China sa atin, ng Chinese Coast Guard sa atin. So, di ba, imagine sila na mga taga-ibang lahi merong pagmamalasakit sa atin, nag-react, kahit man lang sa statement niyan, pero sana walk and talk na din sana, no? So, nag-react sila. So, tayo naman, kasi sabi nila, injustice yung nangyari sa atin. Well, totoo naman, kasi di ba, gumagamit sila ng ano yung maneuvers blocking ba yun? Ano ba yung tawag doon? Nalimutan ni Mima. Drive, blocking maneuvers ba yun? Tawag doon? Basta yun na yun. Dangerous blocking maneuvers yun. Di ba, ginagamitan nila tayo ng dangerous maneuvers blocking, yan, ganyan. Para tayo ho yung bumangga sa kanila. And ang nangyari naman, dahil sa kabubuhan ng mga Chinese na to, nakuhaan sa satellite, at mismo sa video, na sila yung nambangga sa atin. So, kitang-kita naman yun. At alam naman natin ho, na idideny ito ng mga Chinese, as usual. Kasi yung reclamation na, dinideny nila eh. Pero anyway, going back sa ating topic, di ba? Imagine, second to the highest position elected official, itong si Vice President Sara Duterte. Pero, hindi ko man lang siya nakikitaan na tinutulungan ang ating presidente para ho sa usaping ito. Parang play safe siya, narinig ko lang siyang nag-ingay yung usapin dito sa confidential funds. Tama ba ako guys? Narinig lang natin siya na bumoses, narinig lang natin siya na nagsalita. Kahit yung kanyang ama, di ba?
Eh, yung kanyang ama nga, ang sabi, tubig lang naman daw yan, ipamigay na lang natin. Pero hindi naman tubig yung usapin dito. Yung natural gas at natural sea oils, pati yung mismong laman ng karagatan na yan, atin yan, di ba? Yan yung pinag-uusapan dito dahil yaman yan ng bansang Pilipinas within 200 nautical miles, atin yan. Ito na nga lang, no? Yung pinaka-point ko dito, di ba? Vice presidente ka. And 'di ba, dapat sana tinutulungan mo ang ating presidente sa problema sa mga hinaing ng ating bayan. Pero bakit parang antahimik mo? At ngayon, isa sa nakakagigil dito. Ito oh. Yan, naghamon pa siya. Yan. Sabi niya dito, excited na sa vlog. Sara Duterte dares Bato de la Rosa to climb Mount Apo. Imagine, naghamon ka pa, nag-dare ka pa dito kay Bato de la Rosa na wala ding, ano, di ba, pagmamahal sa ating bayan na umakyat dito sa Mount Apo na to, samantalang yung problema na kinakaharap natin ngayon, ang tatahimik nyo. See? Anong kabubuhan yan? Mga politiko kayo, di ba, you are a public servant. You are meant to serve the public. Pero bakit hindi namin nakikitaan na nagsiservisyo kayo ng tama dito sa ating bayan? Imagine, sige, sabihin na lang natin na hindi ka nagsalita, sige, play safe ka. Pero yung point ko dito is dapat sana tinutulungan mo man lang ng kahit konti, di ba, ang ating presidente. Tapos kung gusto mong makatulong, iwas-iwasan mo yung kakahingi ng confidential funds. Iwas-iwasan mo yung ganitong gawi. Diba? Yan. Yung wala namang kwenta. Mas inuna mo pa yung paghahamon na umakyat si Bato de la Rosa dito sa Mount Apo kaysa solusyonan, magbigay ng pahayag dito sa issue sa West Philippines, lalo na sa nagbangga ang barko ng Chinese Coast Guard dito sa AFP. I mean sa PCG. Tama ba ako? AFP, PCG. Sa Philippine Military Supply Mission. Diba? Mas inuna mo pa yun. Yung paghahamon ng DARES dito kay Bato. Kesa unahin ang problema ng ating bayan. Ang ibang bansa, nagkundina na sa atin. Diba? Ang Canada, European Union, USA, Netherlands, nagkundina na. Nag-meeting-meeting na lahat-lahat, pero ikaw absent ka. Ikaw ata yung tinutukoy ni Leni Robredo na in the difficult times, in the difficult moments, hindi ka nagpapakita. Diba? Guys, nagigets niyo yung ano ko, yung binoboses ko. Nakakainis lang. Nakakagalaiti lang. Kumbaga, vice presidente ka pero hindi ka namin ramdam sa oras ng pangangailangan at problema. Nararamdaman ka lang namin kapag kailangan mo kami. Kailangan mo ng pera. Public funds, public money ng mga taxpayer. Diba? See? Inuna pa to, oh. Yung hamon niya kay Bato na umakyat doon sa Mount Apo. Ito naman din si Bato, accept the dares daw, challenge accepted. Tingnan mo ba naman, ang gagaling. Oo, ang gagaling. Guys, alam nyo, kapag manalo itong si Vice President Sara Duterte in the next election as a president, guys, kawawa ang Pilipinas. Lalo na't masasayang lang ang sinimulan at pinaghirapan, pinaglaban ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa ating bayan. Magagaya lang naman ito ulit kay Digong, kay Gloria, di ba, mentor niya. So kawawa tayo if ever na i-re-elect nyo itong vice presidente natin as a president. Ngayon pa nga lang, walang ginagawa, puro na lang confidential funds, yung bukang bibig, yung nasa isip, yung nasa mata, lahat ng part of the body niya, body gesture niya, sinisigaw confidential funds. Tapos sa usaping West Philippine Sea, play safe. So paano ka namin i-re-elect muli kung ganyan yung ginagawa mo? May issue na nga kayo, di ba, sa ano eh, sa confidential funds na yan. Ang dami niyong issue. Diba, formally, reclamation, kayo ng tatay mo. Tapos dadagdagan mo pa.
complacent ka man, sana magpakita ka naman ng action na lang. Kung ayaw mo magsalita, magpakita ka na lang ng body gesture or senyales na kahit papaano, you are willing to help our government, you are willing to help our president, and you are willing to serve the public. Diba, kahit man lang sa ganung paraan, nakita namin ng motibo mo na gusto mong tumulong. Pero wala eh. Diba? Kaloka. Nakakalungkot lang. Napansin niyo rin ba yun, guys? Kasi ako pansin na pansin ko. So anyway, yun lamang ako. At it's me again, si Mima Alicia. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.